sabayan. Kasi hindi, pag nag-darkening ka, no? Kasi hindi kailangan skill shot yung skills ni Lunox. So, ibig sabihin, kahit gano'ng kakulit yung Harith, as long as nakalakas sa kanya, pwede mo siya i-burst down. So, that's something we've seen before. And now, it's probably going to be the same thing, right? Yeah. So, tignan natin kung mangyayari ba yun as we head into Game 1 for Execration versus Aura PH. And like I said, it's going to be basically that setup. It's very fun to see the interactions as well. Kasi bihira talaga tayo makita ng Lunox. And ito, Max, I feel like it would have been better sana nga kung naka-farce sila, pero Lunox is going to be a good bare bones. Oh, first blood. Nahuli nila si Benny Cutie agad dito. Benny Cutie, and he went for the ano, he went for the dive. Mm-hmm. Yung ano, yung creep cut, yung minion cut. So, there is going to be a bit of a punish there for KLBJ, and he is capable of doing that kasi nag-flicker na rin si Benny Cutie. So, good move coming out from KLBJ, just punishing that act na ginawa sa harapan niya. And alam mo yon, you have to convert everything na pwede mo i-punish at this point. Interestingly, parang four-man ang ginagawa nila ditong non-stop. So, yeah, there you go. Sa gitna going to the top lane. Nagulat ako, parang ayaw pa niyang umakyat. So, matagal na ako mag-free farm si Kiluash dito sa top lane. That's absolutely fine. And si Benny Cutie talagang pinipilit niya na malalim ang pasok with the Balmond. That's interesting. And eto, Max, dito yung next target. But here comes KLBJ going 1v3. Hate ang kanyang target. Eto, Max, dito. Nalapitan din ni Kiel, but that is gonna go to the hands of Greed. And kaya ba talaga na Execration dito i-invade etong side ng Aura PH? Kasi they're really trying, no? Pero napapunish talaga sila just because the Yuzhong is there. Medyo mahirap, to be honest. Pero right now, si Chaknu trying to be disruptive, trying to stop the buff from going over to JV. Pero yun pala, siya ang makukuha ng Aura dito. I like the aggression Execration dito. Nasa kanila yung bola at that point on kasi hindi umuwi yung Aura PH and hindi nila tinantanan. At may nabawi sila dahil doon. May nabawi sila. At naparusahan pa nila si JP dito na nawala sa kanya yung buff niya. Yep, big deal na nawala yung buff na yun. That is a purple buff, additional cooldown reduction, mana regen, and everything that JP actually needs. Ngayon, siya naman ay may hirapan sa Gitno. Will not be able to sustain against the meteor shower. But look at the Zaman Force, hindi napipigilan ng Aura PH dahil lang sa pagkawala ng kanilang purple buff. Benny Cutie trying his best. He will get away. And Execration dito. Gusto ko yung ano eh. Gusto ko yung idea ng Execration na sumabay na sumabay eh. Yep, non-stop sa bayan lamang. And they're really trying to see kung kaya nilang i-out micro yung Aura. And somehow, they are. At to some degree, they are. Pero the problem here is, Greed is 4-0 right now. Ilang problema doon. Mm. Yung Chango pa yung nag-4-0. Pero kasi, ang nagiging problema na lang naman nila dito pag sa pagsabay nila is hindi nila napapansin yung mga side lanes. Look at Hate. Hate got, sabihin natin, assassinated by Kiluash Cho. So, you really need to focus more on just protecting your hyper carry at this point. Kasi feeling ko, Kiluash, hindi siya mag-shy away from those kinds of, alam mo yun, opportunities. Chaknu dito, walang opportunity para tumakbo kasi Zaman Force is still there. Execration, they are falling to the pressure na pinapakita ng Aura PH dito. Ang hirap mag-sustain laban sa isang, ano, sa isang Chang'e at saka isang Harith, no? Pag nagsabay, no? Like, saan ka butan ka lulugar? Medyo mahirap yan. Now they want to go for Turtle. This is going to be a pretty open Turtle unless may magawang milagro sa Itomax dito. Going in for that assault. Tanggal din si JP. Ang ganda na ginawa dun. Aura PH had a good thing in mind na kunin na yung Turtle doon. But sa Gitno, putting the pressure on, nag-ultimate siya doon. He catches out Harith. Harith didn't have the Zaman Force cooldown reduction. Wala din sa kanya yung purple buff niya. Wow, that is just interesting. Sa Chaknu pa nakuha ng Turtle buff, na last hit nung Unstoppable Force. Now, paano na to? Let's go and look at the Gillette Instant Replay. Looks like ito, Max, talagang gigil here. Going for Greed. Nasipa nga lang ni Kiluash. Pero naiwan nila yung dalawa to go for the Turtle. Not to mention si Chaknu malapit na din. That's why they lost that. I mean, binigay nila isang kill, pero nakuha nila mas madami in return. Mm-hmm. So, Execration dito, even though they gave up 9 kills,
versus 4 kills for the side here of Execration, alam mo yun, kumbaga, hindi siya magiging malaking factor just because you are putting your presence into the map as well. Yes, exactly. Hindi yan yung tipong 9 kills tapos dire-diretso na nananalo lang yung Aura PH. Hindi. May objectives din na nakukuha dito yung side ng Execration. Kailangan pa rin mag-ingat ng Aura PH dito. Tingin ko din. And Aura PH is starting to look like they are just evening up. Execration, yung lamang nila no early game na bawi agad ng Exe right now daw sa gitna in trouble, Kiluash. Going for the chase, Raging Sandstorm palayo. Walang problema for Exe. And bottom lane naman, Benny Cutie still non-stop on the Balmond, pressuring KLVJ. So ito yung nangyayari dito. Sa gitno, pagka nagdu-duel sila ni Kilowash, Kilowash knows that he has the upper hand. Pero kasi kahit nasa kanyang upper hand dito, yung damage output niya ngayon hindi talaga enough just because of the sustain capability na meron ang isang Khalid. Totoo yun. And Khalid as well is a great laner. That's why lagi talagang uunahan ng mga team natin pag picking sa Khalid. Kita nyo naman, Khalid over Yuzong ang nangyari kanina sa draft. Naalala mo yung week number one? So parang, yung week number one, sinasabi natin yung Khalid isn't really working, but right now, it is the hero. Oh my the God! The season, pero look at this. Chaknu nandun sa may pinakalikod. Benny Cutie will be the next target. He has the flicker. He will get away. At andun naman si Yuzong getting the kill on that Lunox. And naka-fade. Ang maganda naman doon for Exe is naka-fade away. Nakuha si Hate ng turtle buff while all of that was happening. Ito na naman silang dalawa sa may taas. And that is going to be our Gillette instant replay. Hashtag save the day. Napagandang kuha din on Refleesh's Kufra. Pero again, all of that happening, kuha pa rin ni Hate yung buff. And masaya, I think masaya naman ng Execration with that pickup. Pero dito gusto ng Aura PH talaga mag mag-push, but still the question is, can they do that as the superior? Sabihin natin, not really superior, but they have sufficient na clear wave onto the side of Execration. Ito na nga si Kuya mo, Hate. I feel like kuhang-kuha ang templa, kuhang-kuha ng Execration na sige, i-pressure natin yung side lanes para hindi nila mapansin masyado yung Lee Sun-Chin. And it's working. It's working. Lee Sun-Chin is getting a lot, doing a lot of damage sa mga tore, sa jungle, at in Aura PH, matagal pa yung iintay nila bago maging solid skill VJ on that on that Yuzong. Okay, tingnan natin dito yung mga plus for both teams. Execration dito, na shutdown nila dito si JP for the early game. 136 ngayon si JP, looking at his gold, hindi ganun kataas as compared kay Hate. Kaya kung mapapansin nyo dito, there is always the threat na makuhuli kayo sa mga Zaman for shenanigans. JP dito getting stunned. Kaya ba nila hulihin? That is the question. Sa gitno dito, sobrang aggressive. Kiluwash! Doon sa may likod, eto oh Max. My God! Nahuli! What sa gitno pick dito, ang magiging next target. Knock up, will it hit? No, it won't. Pero hindi naman kailangan. And why is that win from Aura PH sa clash na yon important? Kasi mag-up na yung turtle. Tama. Iba talaga. That is a great timing to go for a fight. And that's a pretty good pickup. Almost for nothing yung kill na nakuha nila doon sa Aura PH from Execration. So now turtle gonna be open here. JP once more. Zaman Force palapit kay Chaknu. Akala niya safe siya. Yung pala, hindi. Last hit will be going to Rafflesia instead, but the objective is still alive. Benny Cutie, pwede pa mang steal with a little counter. He's balling! He's waiting for it! At nakuha pa ni Hate ang turtle! And dahil na-threaten dito ang Aura PH doon sa presensya ng Balmod ni Benny Cutie, na-retribution ni Hate itong turtle. And that is... Wow. Akala ko si Benny, no? That is a crucial play. On the side of Execration, kasi sabihin man natin ngayon na in terms of kills, kung papansin niyo yung kill score, medyo bugbog, syempre, 15-6. 15-6, nakakalamang talaga yung Aura PH. Pero kasi yung gold, the gold is real. Hindi yung story. Iba talaga. And they are fighting over towers right now. Ito, Max, tinatangke lahat ng sakit ng meteor shower, pero yung tore nila babagsak ng walang kalaban-laban. Wow, that's a lot of gold that Execration's getting, na parang wala silang binibigay, pero madami silang binibigay sa mapa. Ang bilis mag-farm ng Hate dito. Interesting facts about Execration in Aura PH dito. Alam mo yung Yi Sun Shin? Well, not really the Yi Sun Shin, but yung Khalid dito ng Execration, it has a high win rate.
Kung papansinin mo yung Khaled nila dito, may 3 games before this, and they have a 66.67 win rate all throughout. So, you really have to take notice na kung paano nila gamitin to. Look at this, that is the perfect setup for Sagitno. Naipit nila sa narrow space etong Aura PH. But Aura PH, kailangan nila tumakbo dito. Can they do this? What a play coming out from Chaknu. Tinapon niya dito si JP paharap sa mga kampi niya. And I think yun lang yung kailangan niyang gawin, right? They just need, hindi kailangan magkaroon ng super strong na team fight si Chaknu. As long as he can get JP, I think okay na yun. That is the job that you want for that Johid. And now, KLVJ is 4-0-2 dun sa Yuzhong, pero hindi masyadong naramdaman. That is a, I think that's a big problem. Considering ang ganda sana ng stat line talaga, ang ganda ng stat line dito ng Aura PH, I have to say. And I dapat yata, they should have more gold dahil dito sa kills na to. Mm-hmm. Pero I wonder what's happening. It's more on the idea kasi, di ba, matitake down ng Aura PH yung Execration. Tapos, ang mangyayari, low respawn timers. So, aabot sa oras, natatakbo lahat yung side ng Execration doon sa kung ano mang objective yung kinukuha. At sila yung magsesecure. Sila pa rin yung kukuha, sila no? Pa rin magsesecure. Yes, nakakuha kayo ng kills, pero you're not really converting it into the objectives na kailangan mo for the side of Aura PH. Execration, hindi talaga nila tinatantanan. And I like the aggression. Kumbaga, harapan tayo kung harapan. Kung gusto nyo talagang yung keep away game na ginagawa nyo all throughout, hindi namin napapayagan yun. Ang gagawin namin, lalaban kami ng lalaban, hindi namin kayo pagpapahingahin. And yun nga, nangyari over and over again, hindi natin napapansin mga maliliit na bagay na ginagawa ng Execration. Back to the game here, mga kaibigan, here. 3K gold lead. Out of, I think, most of it is from the towers, obviously, kasi lamang sila ng dalawang tore. And that's something na kaya, feeling ko kaya namang mapantay agad ng Aura. Diba? Yeah. Kaya nung ilang patayin yan. Kiluwa siya sa strong split pusher. Mm-hmm. Pero hindi niya magawa kasi he keeps having to check on Benny QT. And here's another example of that. I think this should be an easy 1v1, pero gusto niya lang gamitin ni Benny. Gusto niya pa-cooldown lang. Oo. Gusto niya gamitin ni Benny yung regen. I think so. I think he's just and, baiting. And ngayon na may attention na siyang nakuha dito, he will try to get away. Pero ang tanong, kakayanin niya ba? With the help of the flicker, ooh, yes, pero dodge. Kilo wash dito. With the presence of mind. Presence of sinabi mind. Sinabi na ni Shinbu kanina yan. Presence my of God. Mind. And map awareness. Map awareness. Alam niya na, oy, teka, parang madilim ang mapa. Yun yung, hindi maliwanag ang buhay ah. Yun yung isa sa mga magandang presensya ng mga side laners or off laners na tinatawag natin katulad ni Kilo Wash. It's more on the idea na kumukuha ka ng atensyon para kahit pa paano magkaroon ng breathing space si JP dito. Oh. I mean, JP, he's still doing okay. Pero not, hindi yung ano eh, area na ina-expect mo sa kanya. Hindi yung performance na ina-expect mo sa kanya. Na-shutdown talaga siya dito, hard. Inside the Execration. And I really liked watching Kiluwash play like that. Like, para siyang, alam mo yung Indiana Jones? Para ang dami yung tinatakbuhan trap. Isa-isa yung tinatakbuhan niya. Ang ganda nun. Pero, for now, we are gonna go into a big team fight. Oh! Most likely, Sagitno with engaged greed with the kill on the back foot. And Sagitno being left behind, si Hate ang focus ngayon ng Aura PH and Nia gets taken out. And look at this, the turnaround execute done on Greed. Greed will go down. That is going to be the godlike. Sagitno dito, lumuhod sa harapan ng apat. Make the tatlo. Make the tatlo. Teka lang ha. Huli ka boy. Malepic roar. Malepic roar. Oh, ano? Boom! Ayan na, ito na yung pang split push talaga. Mm-hmm. So now, I think kanya-kanya tinatrabaho yung teams dun sa exchange na yon. Greed yung gusto ng Exe. Ang Aura naman gusto ng Hate. Si Hate, nakuha pa sila ng bonus and the Lord will go over to the red side. Opening, and this is Execration not really getting the best team fight out of this. Kung nakikita mo, na-split eh, oh. Nag-front si Sagitno. Tama yung actually, okay ginawa ni Sagitno dun eh. But the problem is, they did not account for the players na pwedeng pumunta dun kay Hate. And exactly. Hate was put in a 3-man setup, in a triangle formation ng kalaban. Na-take down agad si Hate. Na hindi niya na alam kung paano lalabas dun at that point. To be honest, kahit na meron kang mga flicker and dash dun, there was just no way you were gonna get out of there. Mm. I think this lineup is specifically made to keep up with the Yi Sanshin. Kahit na mag
super aggressive na alis ka. At sa puntong ito, wala pang flicker si Hate. Mm-hmm. And this is one of the reasons why infamous tong show ni Kilowash. Hindi sila mag-shy away. Hindi sila mag-shy away eh, sa paggamit niyan because they know that Kilowash is capable. Now, here comes the Lord. Unti-unting nagmamarcha. Chakno dito. What does he have in mind? Ang dami niya plays na ginagawa grabe kanina. Naman yun! They are forced back. Hate dito. Nahuli ni Rafflesia and you don't call him. Championship Kufra for nothing. Surprised dito si Eto Max. Look at that. Another knock-up coming up from Rafflesia. And enabling people is the name of the game. Execration dito. They're falling down. Yung base nila, unti-unting bumababa yung buhay, and that is going to be one more hit, and that's gonna secure game number one.